Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. At ngayon naman guys, pag-uusapan natin ang pinaka-powerful na Android phone sa ngayon, itong ASUS ROG Phone 2 Ultimate Edition. Okay, so ito yung box guys, at sa totoo lang, ito yung pinaka-unique na phone box na nahawakan ko ever since. Meron siyang hexagon shape, at makikita natin na all over kulay black yung box na merong red text na Republic of Gamers, at merong circuit board linings all over the box. At sa gilid, makikita natin yung isang red Republic of Gamers logo. At itong bubuksan natin guys sa variant, katulad ng sinabi ko kanina, yung Ultimate Edition ng ROG Phone 2. Ito yung 12GB of RAM na merong 1TB of internal storage. Okay, so open natin yung box. At para ma-open yan, hahatakin lang natin yung side part. At marireveal sa atin yung isa pang mas maliit na hexagon shape na box. Again, sobrang unique nito guys kasi sa bawat gilid natin makikita yung laman ng box. Sa unang side, makikita natin guys yung Aero Active Cooler 2. Tanggalin natin yung plastic. Okay, sobrang useful na accessory nito guys para sa ROG Phone 2 dahil malaking tulong to para ma-maintain yung ideal temperature ng phone kapag nag-games tayo. So, meron tong USB-C port at audio jack at syempre, hindi mawawala yung ROG logo. At meron ding isa pang mas maliit na hexagon shape na box. At sa loob naman yan, nandyan yung Aero case, nandyan din yung braided na USB to USB-C cable, yung 30-watt charger, at meron tayong makikitang dalawang maliit na plastic na sa loob nyan, yung Aero Active Cooler footstand. At para malaman natin kung paano ikabit yan, meron din kasamang manual. Syempre, nandyan din yung SIM ejector na merong ASUS branding, user guide, at lastly, yung warranty information form. At ito guys yung Aero case at pinaka-unique din na free case na makikita natin sa isang phone unboxing kasi itong Aero case, kagaya na makikita nyo, marami siyang butas para mas makalabas yung init dito sa phone habang ginagamit natin siya. At manipis lang yung Aero case at yung design ng Aero case, guys, hindi nyo makikita kapag sinuot nyo na sa phone kasi nasa loob yung design. At lastly, syempre, dito sa loob ng box, ano pa ba kundi yung ROG Phone 2. At before natin tanggalin yung plastic ng phone na to, meron tayong makikitang warning sa gilid ng plastic. Do not insert a USB Type-C cable to this port. At yung tinutukoy nyo na port guys ay yung 48-pin side mount connector. At talagang hindi meant for charging yung port na yan. Nandiyan yung port na yan para sa accessories ng ROG Phone 2. Okay, tanggalin natin yung plastic. Okay, ito na siya guys. At first impression ko guys, sobrang laki, sobrang bigat, at sobrang ganda, at sobrang unique ng design ng phone na to. Okay, before tayo mag-start sa physical design, sa performance, at sa marami pang features ng phone na to, dito muna tayo sa specs. Okay, sa screen, meron siyang AMOLED 6.59 inches na 1080p display na merong 391 ppi na protected ng Corning Gorilla Glass 6 front and back. At meron siyang aluminum frame. At yung kanyang display ay meron ng DCI-P3 108%. Meron din siyang 120Hz screen refresh rate at 240Hz na touch sensing. Out of the box, naka Android 9.0 na siya na merong ROG UI on top of Android 9. At syempre, nandiyan yung Snapdragon 855 Plus 7nm. At sa storage, sinabi na natin kanina, meron tayong 1TB of internal storage at 12GB of RAM. At yung kanyang storage guys ay UFS 3.0. At para sa kaalaman ng lahat, yung UFS 3.0 ay mas mabilis kesa sa mga microSD cards sa ngayon. Kaya pagdating sa pag-open ng apps, sa pag-transfer ng files, talagang mabilis yung performance.
Pagdating naman sa camera, meron siyang dual camera setup, 48 megapixels 1.8 aperture at 13 megapixels na 2.4 aperture na ultrawide. Yung front cam niya, 24 megapixels 2.2 aperture. Meron ding DTS:X stereo speakers at 2 dedicated amplifiers ang ROG Phone 2. Meron din siyang quad mic noise cancelling array at under display fingerprint scanner. At lastly, sa battery, meron siyang 6,000 milliamp hour na battery na capable sa quick charge 4.0 30 watt hypercharger. Meron din siyang 10 watts na reverse charging or pwede natin siyang gamitin power bank. At sa gsmarena.com, meron na siyang 132 hours of endurance rating. Okay, una natin pag-uusapan guys ay yung physical design ng ROG Phone 2. Sa likod guys, makikita natin na matte finish siya na gustong-gusto ko talaga. At take note lang na yung matte finish na to ay makikita lang natin sa Ultimate Edition ng ROG Phone 2. Kasi yung hindi Ultimate Edition, glossy yung likod. Makikita rin natin sa likod yung dalawang camera tsaka yung LED flash. At dun sa medyo gilid, makikita natin yung thermal cooling o yung mga butas para sa hangin ng ROG Phone 2. At ang tawag ni Asus dyan ay ROG Aerodynamic System. At sa gitna, makikita natin yung ROG logo na kapag inopen natin yung mga games or kapag in-enable natin yung X mode na pag-uusapan natin mamaya, iilaw yung ROG logo na yan. Sa taas naman ng phone, makikita natin yung microphone. Sa baba, meron ulit microphone, tapos nandiyan yung USB-C port, audio jack at isa pa ulit microphone. Sa right side naman, sa magkabilang gilid, makikita natin yung air triggers, volume rockers, power or wake button at syempre microphone ulit. At sa left side, makikita natin sa baba yung SIM tray at yung sinabi ko kanina na 48 pin connector for accessories. Sa harap naman, nandiyan yung dual front firing speakers at yung selfie camera. At overall guys, pagdating sa design o physical design ng ROG Phone 2, nakaka-inlove guys. Ang ganda, sobrang unique at pang-gamer talaga itsura ng ROG Phone 2. At pag-usapan naman natin guys yung display. So sinabi natin kanina na meron siyang AMOLED 6.59 inches 1080p display. At isa lang masasabi ko guys, sobrang stunning ng quality ng screen ng ROG Phone 2. Syempre dahil AMOLED na rin, pero idagdag mo pa dyan guys yung 120Hz maximum refresh rate. Kapag in-enable mo yan guys, ay grabe. Grabe talaga experience. Mas ramdam mo yung responsiveness niya, mas ma-appreciate mo yung bilis ng Snapdragon 855 Plus. Syempre mas maganda yung performance ng 120Hz kaysa sa 90Hz na nakita natin dun sa OnePlus 7T. Pero tandaan natin guys, na kapag naka-enable yung 120Hz, mas madaling malobat yung ROG Phone 2. So, pwede mo naman baguhin to 90Hz or 60Hz kung gusto mo talaga makatipid ng battery. At sa laki ng display niya guys, mas immersive yung gaming experience natin at syempre mas nakaka-enjoy yung media consumption. Pangatlo, pag-usapan naman natin yung speakers. So, nasabi natin kanina na meron siyang dalawang front firing speakers na sobrang rare na ngayon guys. Sobrang major plus yan para sa akin. At yung dalawang front firing speakers ng ROG Phone 2 ay sobrang lakas guys. Pakinggan nyo to. At lalakas pa yan guys kapag in-enable natin yung outdoor mode na anytime pwede nating enable dun sa quick settings. Next sa pag-uusapan natin, performance. Okay, itetest natin guys sa AnTuTu yung normal mode at saka yung X mode. Yung X mode, kapag in-enable natin yan, may experience talaga natin yung peak performance ng ROG Phone 2. So dito muna tayo sa normal. So total score natin, 390,562. Sa normal mode pala, makikita na natin na talagang flagship performance ang ROG Phone 2. Pero, ilan naman kaya ang score kapag naka-X mode tayo? Okay, total score natin guys, whopping 511,866. Grabe guys. At nakikita nyo ba yung text? Defeated 99% of users. So, almost lahat ng phone sa ngayon, lalo na sa mga Android phones, natalo ng ROG Phone 2 pagdating sa performance. At syempre, nandiyan yung gameplay ng Asphalt guys. Pero bago ko ipakita, dito muna tayo sa settings.
makikita natin yung 60 frames per second na mode. Yes guys, makaka-experience tayo ng sobrang smooth na gameplay dito sa ROG Phone 2. So ito yung gameplay na Asphalt 9. So kagaya na makikita nyo guys, sobrang smooth guys. Wala na akong masabi. Yun na lang siguro, sobrang smooth. Wala kang makikita na kahit isang frame drop. At idagdag mo pa dyan guys yung dalawang vibration motors dito sa ROG Phone 2 na mas makakadagdag pa sa gaming experience mo. At dito pa rin sa performance, meron tayong tinatawag guys na Armory Crate. Ito yung application ng ROG Phone 2 at dito maku-customize mo yung performance ng bawat game na naka-install dito sa phone. For example, itong Asphalt, kapag sinelect natin, pwede nating i-configure kung ilan yung CPU clock speed kapag inopen natin siya, yung temp control, at kahit guys yung refresh rate ng display. So for example, by default, isinelect mo yung 60Hz para dito sa ROG Phone 2. Pero kapag inopen mo na yung Asphalt 9, magsuswitch siya sa 120Hz screen refresh rate. At syempre, bukod dyan, maku-customize mo rin yung lightning synchronization ng ROG logo sa likod at marami pang iba. At last na pag-uusapan natin guys ay camera. Upfront, masasabi ko agad guys na ito yung weakest point ng ROG Phone 2. At syempre, hindi mo naman bibilin yung phone na to or binili yung phone na to dahil sa camera. Binili mo to dahil sa performance. Pero not bad na rin guys kasi meron ka pa rin 48 megapixels na camera na merong Sony IMX586 na sensor at 13 megapixels na merong 125 degree ultra wide lens. At ito guys yung ilang sample pictures na nakunan ko dito sa ROG Phone 2. Okay, pag-usapan naman natin guys yung price ng ROG Phone 2. Okay, so itong nire-review natin yung Ultimate Edition, ulitin ko lang, 12GB of RAM at 1TB of internal storage ay mabibili natin for 59,995 pesos. Pero yung hindi naman Ultimate Edition na meron pa rin 12GB of RAM pero meron na lang 512GB of internal storage na, well, sobrang laki pa rin yan, ay mabibili naman natin for 49,995 pesos. At please be aware guys na itong ROG Phone 2 ay merong global version, itong nire-review natin. Pero meron din to guys, Tencent edition or version. Ano ibig sabihin nun? Yung Tencent guys ay ginawa lang para sa Chinese market. Ibig sabihin, yung Tencent version ng ROG Phone 2 ay walang Google applications, wala siyang Google Play Store, wala siyang Google services. Wala din siyang Asus warranty kasi kung meron kanya dito sa Philippines, ibig sabihin, nabili mo yan sa gray market. Ibig sabihin lang din nun, mas mura mo siya nabili. Pero tandaan nyo guys na yung Tencent edition ay mas kaunti yung LTE bands, wala siyang aeroactive cooler support, hanggang 512GB lang yung version niya, at hindi niya supported yung 30W fast charging, hanggang 18W lang siya, wala din siyang aero case out of the box, at yung box niya ay hindi hexagon, square lang. So yan yung ilan sa mga difference ng Tencent version ng ROG Phone 2. At ulitin ko guys, hindi ko i-recommend na yun yung bilhin nyo, go for global version. Para mas makatanggap kayo ng mga over-the-air updates, meron din kayong Google applications, at syempre, Asus warranty. Okay, so pag-usapan natin guys, sulit ba yung ROG Phone 2, lalo na itong Ultimate Edition? Okay, ang sagot guys ay yes. Pagdating sa performance, sa design, sa display ng ROG Phone 2, sobrang sulit siya guys. Talagang isinagad ng Asus yung specs ng phone na to. Pero syempre, hindi to para sa lahat guys. Uulitin ko, dinesign yung phone na to para sa gamers at sa mga power users lang. So kung gamer ka o nag-edit ka ng photos, ng videos dito sa phone, yes, sobrang sulit yung phone na to. Kasi talagang hindi ka ma-hassle kapag ginagamit mo to sa gaming tsaka sa editing. At kung bibili ka na lang din ng ROG Phone 2, I suggest go for the Ultimate Edition.
Okay, so hanggang dito lang muna tayo guys. Sa next video, sasabihin ko sa inyo yung naging experience ko sa 2 weeks na paggamit ko sa ROG Phone 2. Pero okay guys, ano pa ba yung gusto nyo malaman tungkol sa phone na to? Please comment down below para masama ko sa susunod na video ng ROG Phone 2. So hanggang dito lang muna. Sana nakatulong ulit yung video na to. Kung nakatulong, please hit the like button below. At mag-subscribe rin kayo at i-click yung notification bell para ma-notify kayo kapag meron tayong bagong video at review sa channel natin. So hanggang dito lang muna tayo guys. Para sa samot sa ating unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.